Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collector for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. King of Air, Abundance, intellectual ka, logical, because of this King of Air energy card pala. Malalim yung mga kaalaman ni. Mahilig ka magbasa, ang maghalungkat, para bang may kika na malaman yung hindi nalalaman ng iba. May kakayanan ka na makita yung hindi makikita ng iba. Katulad na lang sa information, no? Yung katulad na lang sa binabasa mo ng mga malalalim na information na naiintindihan mo, ikaw ay nakakaintindi kasi sharp and clear yung isipan mo, mabilis mag-apprehend yung isip mo, and possible na madali mong ma-catch up yung mga binabasa mo, and ganoon na din sa pag-observe. Madali mo maintindihan kahit na para sa iba parang puzzle. Na parang so dark na hindi nila makita. Ikaw nakikita mo. Sa pag-obserba, katulad sa ugali ng tao. Ganun din sa katulad na lang sa pagpili ng prutas. Alam mo yung matamis. Alam mo yung magandang klase kaysa pangit na klase, katulad sa apple. Parang expert na yung senses mo, yung gut instinct mo, parang ganun pati. Magaling ka mag-observe based sa nalaman mo, based sa experience mo, dahil parang nakaccumulate ka na ng wisdom, ganun, na nakacquire ka na ng wisdom based on your experiences and experiences ng iba. Yung ganun, parang keen yung observation mo eh. Ganun. Kasi merong owl dito na kunwari sa prutas, sa apple, no? Malalaman mo yung matamis na maganap, masarap na klase ng apple kaysa sa maasim na parang mayabu ba? Ang gano'n. Unwari lang yan, no? Sampo lang ba? Sampo lang yan. So, gano'n din sa ugali ng tao na ma-feel mo, ma-observahan mo yung totoong para maramdaman mo pati. Ang gano'n. Or, madali mong ma-detect. Madali mong makita. Madali mong ma-sense. Yung ano eh, yung totoong kulay ng isang tao. Pwedeng ganun. At kasi this is deep. Parang you have the abilities na makakita sa madilim. Parang ganun. Katulad ng sa ibon, yung owl ang nakakita sa madilim. Kaya yung panghunting ng owl ay gabi. Kasi hindi siya nakikita ng mga prey niya pag gabi, di ba? Siya ang nakikita sa mga prey niya pag gabi. Kasi meron siyang ganong abilities na makakita siya pag gabi. Maliwanag yung vision niya pag gabi. Ganon yon. Na parang katulad sa iyo na nakikita mo, unobserbahan mo yung mga hindi naobserbahan at hindi nakikita ng iba. Sa paligid. Parang keen observation mo talaga.
and sharp. Ganun na din sa pananalita mo, malalim din and sharp, and baka matalas din yung dila mo direct and ano ka, straightforward mo yung salita. Parang ano dito, King of Swords eh. Parang ganon. And abundance is here. Parang mahilig ka magbasa talaga. Ang mag-research at hindi basic yung mga inaalam mo. Hindi, mga malalalim. Yung mga hinalungkat mo. Palalim ng palalim. Hindi na, ano yung parang, ano lang, yung sa, yung parang, hapyaw lang. General. Hindi ka ganun mag, ano yung magbasa eh. O maghalungkat ng information. Lalo siguro pag interesado ka. Sa binabasa mo, sa mga, nare-research mo, sa mga inaalam mo. Parang, you go deeper. Parang, gusto mo halungkutin. Gusto mong buksan pa. Yung mga nakatago. Mga ganun ba? Ayun. Parang gifted. Kasi mahilig magbasa. And then, mahilig mag-research. Mag-discover. Ang mahalungkat. Ang parang lang ha, sabi ko ha. Yan kasi mga gifted eh. Mahilig magtanong. Mahilig magsiyasat. And very curious to know something. Ganun. And abundance. You share your food, your abundance with the animals, or you're full of knowledge, information na mga na-acquire mo, na nakalap mo, ganun. As well as, maaaring magiging abundante na yung buhay mo. Kung hindi pa abundante yung buhay mo, magiging abundante na yung buhay mo. Ano ba yan? Abundante yung buhay mo? Abundante daw yung buhay mo. Oo. Kahit papano siguro meron kang makain. Sa gana naman sa pagkain, hindi ka nawawalan. Parang ganun. Ano ba to? Magiging abundant lalo yung buhay mo. Ganun ba yun? Magiging abundant lalo yung buhay mo. Kung abundant na yung buhay mo, mas lalo magiging abundant yung buhay mo. So, just have faith. Mas lalo magiging abundant yung buhay mo. Ano pa ang energy mo ngayon? Scribe. Parang ka messenger. And may faith ka nga eh. Ayan. Meron kang pananampalataya, meron kang faith sa itaas, no? Possible na magaling ka magsalita. Para bang prophet, mga ganyan na describe, or else, you speak words of wisdom. Pwedeng ganun yung describe na yun eh. Para kang nagsishare ng information. Spiritual knowledges. Ano ba? Yung mga parang nagpapakalat ka ng ano eh. Mga information, kaalaman, mga ganyan. Para ka messenger. Ganun. Ano pa? You're strong. Malakas yung pangatawan mo. Fit ka. And healthy. Lakas yung mga kamay mo eh. Parang malilift mo yung hindi malilift ng iba.
kaan tungkol sa'yo. Ano ba ito? Yun pa rin. So, yun pa rin. Ano pang energy mo yun? Wheel of the year. Swerte ka. Lucky. O nag-favor sa'yo yung swerte. O mag-umpisa na yung destiny mo. Ano ba yun? Mag-umpisa na yung destiny mo. Pwede din ha. Hindi pa. Hindi pa mag-umpisa yung destiny mo. Kung may destiny ka, hindi pa na mag-umpisa. Ano lang, swerte ka ngayon. Maswerte. Nag-favor sa'yo yung luck. Ano pang energy mo ngayon? Abundance. There's expansion, stability. May secured ka financially or you feel stable, secured. May pagka-defensive ka din right now or pinaprotektahan mo yung sarili mo or protective ka sa energy mo. Ano pa? Nakarecover ka na from sadness, emotional turmoil, sa negative emotions, sa depression, pwedeng stress, ganun. Yung parang naging emotional ka na parang parang desperate ba? O naging frustrate ka? Parang ganun. Naka-recover ka na from that. Lalo kung may nawala sa'yo. Sobrang umiyak ka. Sobrang inginayang ka. So, nawala sa'yo. Mga ganun. Naka-recover ka na from that. Anong dapat mong malaman? There is a union with the Two of Cups. What's with the Two of Cups? Matali na nga kayong dalawa eh. Nino. O, parang matali na kayong dalawa. May-unite kayo. O, nakatali to. Parang yan ang simbolo na matali na kayong dalawa. Nino. Sino yung person na matali na kayong dalawa o may-unite kayong dalawa? You're gonna overthink. Yung isip ng isip sa'yo, sino siya? Yung parang, hindi matigil ka kaisip sa'yo. Tingnan nga natin. Hindi matigil ka kaisip sa'yo. Tama. Hindi nga siya matigil ka kaisip sa'yo. Ang lalim na iniisip niya. Nagpo-focus. Naka-focus yun sa'yo eh. Isip ng isip. Gusto niya makipag-usap sa'yo or to build something with you with three of pentacles. Kaya isip ng isip siya sa'yo. Gusto niya makipag-unite sa'yo. Gusto niya matali na kayong dalawa. Itali kayo sa isa't isa. Kunwari siya to. Ito nakatali sa puno. Ikaw yung puno. Parang gano'n. Kaya niya ma-unite na kayong dalawa. Ano kayo tayo itong kamay? Ito, clarification lang kasi ito eh. Ayun o, nakatali yung kamay nila. So, ganun pa rin ang gusto niya. Yung matali kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, ayaw niyo nang, pag once na unite kayo, ayaw niyo nang maghiwalay kayo. Yung tali na kayo sa isa't isa. Yan ang i-title ko mamaya. Ang hirap mag-arap ng title eh. Ang ganda yung title na yan. Yung gusto ng person may matali kayo sa isa't isa. Nakaiba. Unique, di ba? Di pa ulit-ulit. Ano naman ang feelings ng person na to sa'yo na gusto niyang matali kayo sa isa't isa. Ang inaya yan sa'yo. Ano pa? Ang feelings din sa'yo ng person na yan na ito, yung person na to na darating sa'yo na ayun, yung isip na isip daw sa'yo. Ah.
King of Cups, and what's this? Actually, in love naman yan talaga sa'yo. Kaya isip na isip sa'yo. Lata naman eh. Para bang mas lalo siya naging positive, active, driven. Kasi kapanghinayang ka daw eh. Parang ba't nandito yung lahat? Labas na kayo! Shhh! Labas na, labas na! Shhh! Labas na! 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 Hindi niya mapigilan yung emosyon yun sa'yo, ng person na yan. Na nadodrone talaga siya sa'yo. Hindi niya mapigilan yung sarili niya, madrone sa'yo na. Gusto niya ma-unite kayo, na gusto niya yung maging isa na kayo at matali na kayo sa isa't isa. Na magsama na kayo, of course. Katulad nito ng The Lover's Card. Yung magsama na kayo. Mag-impisa na kayong magsama. At bumuo ng family ninyo. Ganon. Well, in love. Ito naman, tungkol saan naman ito, wala akong tinanong dito eh. Isa lang na lumabas ba? Tungkol sa defensive na person, na parang may anxiety, na hindi na nakapangbuhos ng negativity sa'yo, ng harm or negativity. Ayun daw, naka-restrict siya, nakatali, nakapiring yung mata niya o clouded yung isip niya, na para siyang tinalian at nilimitahan, no? This is someone defensive and para bang naiinggit sa'yo. Hindi. Na-insecure sa'yo. Tingnan ko nga. Hindi, hindi. Pinag-initan ka. Pinag-initan ka lang. Tingnan. Hindi eh. Pinagsisilosan ka. Kasi yellow. Pinagsisilosan ka niyan. It's me, you guys. Oo nga. Pinagsisilosan ka niya kasi attractive ka daw, good looking ka, parang nasa yun ang lahat. Kahit pa na hindi mo type yung person niya, pinagsilusan ka niya. Ayan, nakatali siya kasi parang nababaliw na yan siguro sa selos. Nababaliw siya sa selos. Tingnan natin. Hindi naman. Hindi naman siya nababaliw sa selos. Parang very defensive. Kasi, kung kaya naka-restrict o nakatali para hindi makapang-harm sa'yo eh. O para hindi siya makapanghalit. See? Para hindi palala ng palala o para hindi mag-grow. Para hindi magtuloy-tuloy. Para hindi palaki ng palaki yung pang-harm niya sa'yo. Para hindi tuloy-tuloy. Para hindi maging, hindi na magtuloy-tuloy pa yung pang-harm niya sa'yo. O panumpisa niya na ay tuwang-tuwa yan kasi pinagsisilosan ka yan kasi ito yung pagkakita yung nakikita ka niya as like this, the empress, na a marriage material, na attract talaga yung person mo sa kanya. Nagustuhan mo yung person niya? Bakit ka pinagsilosan niya? Nagustuhan mo yung person niya? Hindi mo nagustuhan yung puso niya. Masyado lang siguro siyang silosa, ganyan. Hindi mo naman nagustuhan yung puso niya. Yung puso niya, nagustuhan ka ba ng puso niya? Hindi din. Parang
Hindi naman daw siya nabaliw sa selos. Ano yun? Nabaliw sa witchcraft? Hindi. Nabaliw sa inggit? Nabaliw sa person niya? Nabaliw yun sa person niya? Ayun, nabaliw yun siya sa person niya. Hindi dahil sa selos, hindi dahil sa inggit, hindi dahil sa witchcraft, hindi, nabaliw siya sa person niya. Matindi yung pagmamahal niya sa person niya. Kaya kung sino-sino lang pinagsilusan niya. Kahit hindi naman type ng person na pinagsilusan niya. Or kahit na hindi mo naman type yung person niya, eh, pinagsilusan ka niya. Ganon. See? Parang valid yung kanyang judgment. No? Or mali-mali. Hindi marunong mag-obserba. Yung nagpapadala lang sa emotion niya. Naka-restrict siya eh. Sino nag-restrict dyan? Diyos? Sino nagtatali dyan? Para hindi ka mahal. Diyos ba? Hindi. Sino man nagtatali dyan? God? Para hindi ka mahal niya? God? Natali siya ng God? Yung mga binuhos niya ba sa'yo? Yung mga sinent niya sa'yo? Bumalik sa kanya lahat? Oo, tama nga. Sa kanya na tumama. Lahat. Kasi, wala talaga sa atwiran yung kanya. Oo. Hindi tama yung kanya. Based sa reading, ha? Hindi talaga tama, guys. Kung marunong kayo mag-ano, ang dali lang malaman kung sino yung tama sa mali dyan eh. Klaro-klaro yung sa reading eh. Para bang baliw. Kaya tinanong ko kung nabaliw na ba. Nabaliw na sa person niya. Nakala ko sa selos. Hindi, nabaliw sa person niya. Sobrang mahal na mahal yung sobrang person niya. Ba't nabaliw sa person niya dahil sobrang yung mahal na mahal yung person niya? Ano ba yan? Ah, oo daw. Pagdating sa person niya, naging aggressive siya na parang nabuang na. Dahil sa matinding pagmamali sa person. Aroy. Ay. Ay, napaahay talo ako. Baka matindi yung pinagdaanan nila, no? Yung relationship nila kung bakit nabaliw talaga siya sa person niya. Kung sino lang yung pagsilusan. Mga ganun. Ay. Ay, yun yung, ano minsan eh, dahil sa mahal mo, silosa ka. Pero, pangit yun na parang naging siraulo na siya, na parang namukha na siyang baliw dahil sa person. At, mangharm siya sa'yo. Ano ba ito, ginagawan ka ba nito ng witchcraft? O, see? Oo nga eh, ginagawan ka nga ng witchcraft eh. O, so see? Napaka, ano yun, pakasalanan niya. Kasi ba, wala ka namang gusto sa person niya. Ganun. Dati ba may gusto yung person niya sa'yo? Wala. Wala naman. Mahal ba siya ng person niya? Mahal siya ng person niya yun. Tapos, selos siya ng selos. Wala naman talagang dapat pagselosan yung person na to. Ito. Anong tingin niya sa'yo, third party? Hindi. Anong tingin sa'yo ng person na yan? Agawin mo yung person niya? Dahil attractive ka daw, tingin niya agawin mo yung person niya. Dahil attractive ka. Sus na po po. Ba yan? Hindi porkit attractive ka niya, agawin mo yung person niya. Hindi lang naman yung person yung nag-iisa sa buong mundo na to. Na lalaki o babae, ganun diba? Daming tao sa mundo to. Baka kahit na mag-isa na lang yung lalaki o babae sa mundo to,
babae ka, kahit mag-isa na lang siguro yung lalaki sa mundo, yung person niya, baka hindi ka pa magkagusto dyan, mas piliin mo na lang na huwag mag-asawa. Ay nako. Pero nagandahan ba ano kapuhan sa yung person niya? Hindi. Hindi. Bakit ikaw pinisilusan niya? Ang dahilan. Dahil ba, dahil nga ang tingin niya may gusto ka sa person niya siguro. Ganon. Or ang tingin niya siguro may gusto yung person niya sa'yo. Pagawin mo yung person niya. Ganon. Selos nga naman. Tsaka masama yung tao na to kasi konting bagay lang at wala, hindi makatwiran eh kasi hindi naman totoo na ano yung mga binibintang niya eh. At hindi mo naman gusto talaga yung person niya eh. Tingnan niya natin. Ano kaya ang dahilan? Yun lang. Yun lang ang dahilan. Huwag ko na lang katin. Patagal. Naka-restrict siya. So, yung mga sinint niyan sa'yo na mga spirits at mga demonyo sa kanya na nananalabahin ngayon. Hala, oo nga. Huh? Pati yung spells niyan sa kanya na nananalbahin mo. Kung ano yung sinent niya sa'yo, sa kanya na nananalbahin mo. Kung ano man yung ginawa niya sa'yo ng harm, sa kanya na tumama. Pati yung may spirito at demonyo na sinumunan niya. O, yung kasama sa witchcraft, di ba? Pag gagawa ka ng witchcraft, may kasama na maganyan yan. Na pag i-curse mo yung isa o gawan mo ng hex jinx, ay putakti ng demonyo. So, siya na yung pinuputakti ngayon ng demonyo at evil spirit. Yun na nga. Nagsumon ba yun ng fallen angel sa'yo? Oo, nagsumon daw siya ng fallen angel sa'yo. May nang harm ba sa'yo ng fallen angel na sinumunan niya? Meron daw. Walang sagot. Oo. Pero, bumalik na sa kanya. Sa kanya na ngayon na nanalbahin yan. Yung mga ginawa niya. Bumalik na sa kanya yung mga ginawa niya. Pati yung fallen angel ngayon, bumalik na sa kanya na nangaharm. Yung masin muna yung fallen angel. Sa kanya na nangaharm yung fallen angel. Six of Cups. See? Because, parang, ayan, nakatali pati. Katapusan talaga yung mga salbahay na yan. Six of Cups. So, ayan guys. Ito na lamang ang 4 cards reading. So, mabagawan po dito sa akin channel. Please do subscribe at huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button. Na sa ganun yung ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya po ko. At pag-like naman at i-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.